Thank you.
A pleasant day, everyone. I'm Brittany Amrile, a CS student from Vice President External of Cavite National High School Senior High School TVL Club. Welcome to our online workshop. A friendly reminder, please make sure you have an internet connectivity and our gadgets or device are properly working. Again, please observe an online etiquette. Panatilihin ang respeto at paggalang sa mga nagsasalita at iwasan natin ang pagkomento ng hindi maganda at walang kinalaman sa activities. Tandaan na ang ating guro o tagapayo ay nakaantabay sa comment section at nababasa ang inyong mga posts. Speakers and listeners, our program matrix entitled Learn for a Cause Project Video Editing Workshop held today, May 29, 2021, Saturday. To start our program, let's all pay respect to our national anthem followed by an opening prayer. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang mag-ibig, Diyos ng sigatanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa sibuy at sa langit mong pagaw, ay hinatak tulak awit sa pagkayang minamahal. Ang isang kapatawa ko'y tagumpay na nagtinitin, ang pituin na karo niya kailan ang may di matitinit. Tumang ang araw ng buwan, hagit pagsing ka, buhay langit sa pinit mo. Dear Lord, we thank you for the gift of life today. You allow us to have another day to praise you and see your glory. Thank you for the love and protection, especially this time of pandemic. Bless us, Father, with your wisdom as we begin our class. Help us to focus our hearts and minds on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we think and listen. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. Lord, we thank you and let your will be done in our lives. We ask all this in the mighty name of Jesus. Amen. To give us the opening remarks, may we call on the TVL Club Advisor School Year 2020 to 2021, Mr. Julius Henry Ohona. To our honored guest, Mr. Ernest Joshua MDS, to our subject group head, Ms. Vilma B. Bautista, and our school principal, Ms. Ray H. Tupasio, assistant principal too. Good afternoon. Today is a remarkable day for all of us, the Cavite National High School Senior High School, the TVL Department, and the TVL Club bring you the spectacular event titled Learn for a Cause Project Video Editing Workshop to enhance the knowledge and skills of students and mentors on video editing. I'm hoping that all of the participants in this webinar will learn and enjoy much from our guest speaker. Without further ado, I am now formally opening the event. Welcome, everyone, and have a good day. Thank you. Thank you, Sir Julius. Now, to give us her inspiring message, may we call on Ms. Rhea Tupasio,
Assistant Principal 2 of Cavite National High School Senior High School. Hello, good afternoon. Can you hear me well? Hello? Hello, narinig niyo ba ako? Yes po. Clear naman po. Okay, good afternoon everyone. Congratulations for hosting this event. I hope that this activity will help you really in the editing, no? Sa pag-edit ng video. And I would like to congratulate the advisors, the teachers, for hosting this event. I know napakahirap ng sitwasyon natin ngayon sa learning, but doing this through internet or through other platforms will help you in a way for your editing, for the video, and for all the technical aspects that you need to know in your craft. So congratulations. I hope that this would benefit you all. I hope na tutukan nyo hanggang sa dulo ang inyong pag-aaral for this time. So congratulations to all. Kudos to all the participants. And thank you to our speaker for today for gracing us. Salamat po. At salamat din sa mga guro na talagang nag-asikaso para maitawid natin ang event na ito. Salamat sa effort kasi hindi tayo tumitigil lang. Kahit limited lang yung capacity natin to deliver education, but you do your best in any possible you can para mabigyan ng learning ang ating mga kabataan. So congratulations, and I do hope na hanggang sa dulo ay magstay ang ating mga participants. So congratulations to everyone. Thank you, Ms. Rhea, for that wonderful message. Now, allow me to introduce our guest speaker for today's session. He is a graduate in Bachelor of Science in Information Technology from Mary the Queen College, Pampanga, Incorporated. He finished his master's degree at Bulacan State University in 2020. He worked as an IT specialist at Commission on Higher Education, Regional Office 3 from 2018 to 2019, and as an Information Education and Communication Coordination at Commission on Population and Development Regional Office 3 from 2019 to 2020. Currently, he works at Logistic Management Officer 1 at Commission on Population and Development Regional 3. Also, our speaker is a part-time software developer and the owner of EJD Information Technology Services. It's a privilege to present to you Mr. Ernest Joshua Diaz. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm happy to see you all, no? And before we start our presentation, I would like to say thank you to everyone for inviting me as your speaker for this workshop. And I hope after this workshop, you will be able to learn and to use your skills as a video editor, no? Kaya po, I know excited na kayo, so let's start our presentation. So, good afternoon ulit, everyone. Okay, good afternoon po ulit. This will be our discussion. So we will going to discuss how to edit a video, no? So this time I will teach you how to edit video using Filmora 10. Okay? So before we start, let's make this workshop interactive. So please be confident to ask question. So kung may katanungan kayo, i-chat nyo lang sa chat box or open your mic para alis po kahit papano masagutan natin yan directly. Sabi nga po ni Susan Roses, huwag tayong maiyang magtanong if ever na may katanungan tayo. Kala nyo, right med, no?
So, pasensya na sa boses ko kasi dati akong go-go singer. Kidding aside, so let's start our presentation na. So, our presentation will be, or our software that will be used for this workshop is Filmora Video Editor. Actually, napakaraming video editor tools na pwede natin magamit online. Meron tayong Adobe Premiere, Adobe After Effects, at marami pa pong iba. But I choose this software to be used in this workshop because this is very easy to use. If you are a beginner or if you don't have any experience in video editing, this is the best software na pwede mong magamit. Kaya ito yung magandang software na pwede mong magamit kung ikaw ay beginner and wala ka talagang experience for video editing. And also, even if this workshop is, even if this video editor is very easy, napaka galing nito because you can create a professional video output, no? So, video editor like Filmora is better than other video editing tools para po sa akin. So, let's start. So, you will learn how to install and update Filmora Video Editor on your PC. Then, I will teach you how to customize and set project files according to your own needs. And also, you can import video, audio, images in various formats and edit your own video. And syempre, kung paano mag-add ng effects, transitions, and then overlays. Okay? And then, if you want to export a video to a specific video format or mobile devices, and you can burn it into DVD in just one click. So, let's start po, no, yung actual discussion or yung actual software. Sino po yung nakapag-install na ng ating video editor software? Hello po. You can unmute your mic, no, if ever gusto nyo. Sino po yung nakapag-install na ating video editing tools? Para alis po, masabayan nyo ako sa pag-edit ng video. Sir, naka-install na po yung sa akin. Okay, thank you, sir. So let's start, no? If you will open the Filmora software, bubuksan ko 'yo sa akin. Wait lang po, naglo-loading yung ating software. So when you open your software, actually naka-based din po sa specification ng device ninyo. Kung mataas yung specification ng device ninyo, mas mabilis po natin mabubuksan yung application. Kasi po merong GUI or graphical needed requirements yung ating software. So lahat po ng mga video editing tools ay kailangan po ng graphic cards ng ating mga devices. So when you download any video editing tools, may mga requirements po yan na devices. Like for example, yung sa akin, i5 yung ginagamit ko. And then once na nag-install ka, pwede mo rin magamit sa ibang mas taas na specification na laptop or PC.
Okay. So as you can see, this will be the beginner or this will be the first graphical user interface na makikita mo kay Filmora. So once na binuksan mo yan, automatically yan po yung unang lalabas. So ano yung mga features ng ating first interface? Unang-una, we have project library, new project, and then operand project. These are the basic no na kailangan nating malaman. Like for example, we have project library. This will be our working files. So it means if we create a files or if we create a project, dito natin makikita yung mga recent projects natin. And if you want to edit your project directly, you can open dito or buksan mo lang to, then pwede mo nang ma-edit yung working files mo or yung project mo. And then, as you can see, we also have project aspect ratio. This is very important because once na binuksan mo to or once na pumili ka ng project aspect ratio mo, this will be your projection. So it means, ito yung magiging screen mo. So, unang-una, syempre kapag gagawa ka ng new project, kailangan mo munang pumili ng project aspect ratio mo o yung inyong projection. So once na pumili ka, meron tayong selection dyan na yung ating default is widescreen. So pwede na to sa pang TV, sa mobile devices, or makikita mo na. Or if kung ano yung prefer mo na size of your video, pili ka lang dyan. So meron tayong Instagram, portrait, standard, and cinema. So kung malawak, gusto mong pang cinema yung size ng video na gagawin mo, just select cinema. Okay? Or just select other sizes na meron po sa Filmora. So yung ating default is widescreen. So ito yung gagamitin natin na screen for our workshop today. Okay? So meron tayo dito open project. If you want to open recent project and gustong mag-modify or mag-edit, mag-open ka lang dito. Ito yung mga recent projects natin aside from project library na kung makikita mo yung mga pinaka-recent na project na ginawa natin, meron din tayong open project na kung saan kung marami na kayong project na nagawa using Filmora, pwede mo lang i-open dito para kung meron kang gustong i-modify or i-edit dun sa project mo, you can do that by using open project. And then new project, if gagawa ka na ng bagong project mo. So it means kapag gusto mo nang mag-create or mag-edit ng video na bago, just open or just click the new project. So yun yung beginner, no? Yun yung first interface na makikita mo kay Filmora once na binuksan mo siya. Then this will be our main interface. So in our main interface, we have four major selection or four major interfaces na makikita mo kay Filmora. So isayin na natin yan. So in video editing interface, napaka user-friendly ng Filmora. So, madali siyang gamitin. Actually, nung unang ginamit ko si Filmora, kasi I use different tools. Like for example, ginagamit ko talaga is Adobe Premiere. Pero nung ginamit ko si Filmora 10, nag-enjoy ako sa kanyang interface kasi napakadali niya lang gamitin. Even if na hindi ako nanood ng mga tutorials or even if na wala akong idea regarding dun sa mga functions and features niya, madali ko lang siyang naiintindihan. Then, we have four set of interface, which is media library, toolbar, timeline, and also preview. So, isa-isayin po natin yan. So, this will be our media library. So, media library, dito lahat ng ating mga video clip, images, audio. So, ilalagay natin dito yung mga working materials natin para makapag-create tayo ng video or makapag-edit tayo. So, kung alimbawa gusto mo nang mag-edit, syempre dito mo lahat makikita or dito mo ilalagay yung mga working files mo or yung mga media mo na gagamitin for you to edit a video. Okay? And then, under media library, meron tayo dito na settings na kung saan pwede mong
pwede kang gumawa ng bifolder para hindi ka malito when you edit a video or when you select materials in para hindi ka lang malito, pwede mo i-modify yon at i-edit yung mga materials mo per folder. Then we also have a timeline. So it's dito tayo mag-edit or ito yung pinaka-storyboard ng ating interface. Kasi dito mo i-edit yung actual videos mo or actual clips mo or materials mo. So for example, nakapag lagay ka na or meron ka ng materials sa media library mo. Dito naman yung ating mga, dito natin i-edit yung mga videos natin and images and also the audio. So it's very important na makita natin or ma-check natin kung ano yung maganda sa video natin kasi dito natin talaga siya i-edit. And then we also have a tools. So kung mapapansin po ninyo, there are a lot of features na pwedeng magamit kay Filmora at ito yung tool selection natin. Meron tayong audio, titles, transition, effects, elements, and also split screen. So gagamitin lahat natin yan mamaya. And then the preview, syempre, kapag nag-i-edit ka, syempre kailangan natin makita kung ano na ba yung kinakalabasan ng video natin, di ba? Or ano na yung modification na nangyayari dun sa ine-edit natin. So once na nag-i-edit ka, syempre kailangan mong i-check kung ano na yung nangyayari dun sa ating pag-i-edit. So dito yung preview natin. So yan yung core set of interfaces na meron si Filmora 10. Then, ayan po. So let's start importing media files. So sinabi ko nga kanina na lahat ng mga materials natin, syempre kapag mag-i-edit tayo ng video, kailangan may mga materials na tayo like video clip, mga audio na gagamitin natin for us to create a video. So ngayon, when we import a files through our media library, you can simply click this one. So once na-click mo yan, pipiliin mo lang yung mga materials mo na gagamitin. So for example, maglalagay ako ng images. So iseselect ko lang yan and then automatically nasa media library na siya. And then pwede ka rin mag-import ng mga audio clips. So importing na yung files natin once na in-import natin siya directly. Okay? Then mag-import ulit tayo ng video clip. Okay. So yan, nakapag-import na ako ng mga gagamitin kong media for us to create a video, no, para ma-edit na natin yan. So ngayon, aside from that, meron din feature si Filmora na once kung ayaw mong maganap ng mga media mo, pwede mo rin siyang i-drag and drop. So by simply checking the, like for example, ito E. Pwede ko yung i-drag and drop papunta dun sa ating Filmora Media Library. Yan. And then once na tinanggal natin yung pagka-click sa mouse natin, automatically, may import na siya. So, ang dali, di ba? So, ganyan yung pag-i-import natin ng mga media files sa Filmora. So, ito na yung mga gagamitin natin files for us to create a video. So, kayo, kung ano yung prepare ninyong projection, which is kanina nga po sinabi ko na pipili ka ng projection mo or screen mo, kailangan, di ba, naka-base din yung mga materials natin. Like for example, kung may video kayo na ganito yung size niya, kailangan mo rin i-consider yun. Para at least, kahit pa paano, makita natin na magkatugma yung screen natin sa mga materials na gagamitin natin. Pero, meron din picture mamaya si Filmora, once na hindi talaga akma yung mga materials mo dun sa screen, meron tayong solution para dun.
So nakapag-import na tayo. So let's start editing our video. So ngayon, you will be able to learn how to split, trim, crop, combine, edit, and marami pa pong iba na pwede nating i-modify or gawin sa isang video clip. Okay? So kung gusto mo nang maglagay ng videos sa ating timeline, you can drag and drop by using this one. I-click mo lang yung video na gusto mong ilagay sa timeline natin. Ayan. And then i-drag mo. Then drop. And then mapapansin ninyo, pwede mong i-match yung media dun sa ating project projection. So once na minatch mo yan, nandyan na yung video. So pwede na natin yan i-modify or i-edit. So ngayon, meron tayong duration, di ba? And then mapapansin nyo kay Filmora, flexible ito. So it means once na nag-e-edit ka and then gusto mo talagang makuha yung target mo para i-edit yung video na yon, you can simply flex this one. Yan. Papansin nyo. Yan. So ito yung actual duration, no, nung video ko na nasa 7 minutes siya. So around 8 minutes po yung video na nilagay ko sa timeline. So ngayon pwede ko na siyang i-edit. So yung isang video na yan, pwede natin siyang i-split into multiple audio clip. Video clip, sorry. So gagawin lang natin by using the split tools, pwede na natin yan i-split. Like for example, itong video natin. Gusto kong tanggalin yung beginning or yung black background na na makikita natin dyan, palitan natin. And then by simply clicking the target. Ayan. So gusto kong tanggalin hanggang dun sa hanggang dito. So gawin ko lang, I will click this one and then just click the split pictures. So once na in-split mo yan, magiging dalawa na yung clip natin or magiging dalawa na yung video clip natin. So ganun lang yung pag-split kay Filmora. Napakadali lang, di ba? So i-split mo lang siya. Ayan. So merong 4 videos ka na pwedeng i-modify. Kung aalisin mo yan, possible, tanggalin mo lang. Ayan. So, pwede mong i-delete yung part na yan. So, deleted na siya, di ba? So, it means wala na yung part na yon. Pero ito yung tatanggalin natin na part. So, just click the delete button, no, sa ating mga keyboard. Automatically, madi-delete na yung gusto mo na part ng clip. Then, after that, tapos na tayo dun sa pag-split natin ng video, meron naman tayong trim. So, napakadali din mag-trim kay Filmora kasi ang gagawin mo lang, when you edit a video, like for example this one, meron siyang 7 minutes na duration. Gagawin ko lang, kung gusto kong i-trim yan, i-click ko to, and then pwede mong i-adjust to. So, it means nati-trim siya, di ba? So, napuputol by border yung video natin. Then, tapos na tayo dun sa pag-trim, yung pagka-crop naman ng video. So, kung gusto mong i-crop yung video natin, pwede rin dito sa preview. Like, for example, ito gusto ko siyang i-modify. Sa screen mismo, sa preview mismo, pwede mong litin yung screen or yung video files mo. Like for example, this one. Kung mapapansin nyo, ito yung projection natin. Ito yung laki ng screen natin. And then, pwede mo yung i-customize based dun sa gusto mo. So, for example, itong video na to na modify siya na ganyan lang yung liit, pero ito yung screen natin. So, once na pliname mo lang, ganyan lang siya. Okay?
Then if you want to crop this video, balik natin dun sa actual size niya. Just click the right button of your mouse. Meron tayong crop dito. Ayan. Then once na gusto mong i-crop yung video mo, for example, i-crop natin yan based dun sa gusto natin or based dun sa target natin na then okay. So automatically cropped na no yung ating video. Okay? Then kung gusto ninyong i-rotate yung video natin, napakasimple lang, right click po ulit and then yung may rotation tayo dito. Ayan. So naka-rotate na po, di ba? Then kung gusto mo naman mag-combine ng other videos, ito yung nakaka-enjoy eh. Kasi kapag halimbawa nag-i-edit ka ng video, ikaw yung maggagawa ng story, ikaw yung mag-direct sa sarili mong paraan, di ba? Kung gusto mong ayusin yung video mo, and then ito yung gusto mong mangyari, pwede kang magdagdag ng maraming videos. Like for example, this one. Gusto ko after this video, ito yung lalabas. So, ilalagay ko lang dyan dito. Then, once na nilagay ko, automatically combined na yung, isang, yung first video. And then, meron na akong another video. So, it means once na in-export mo yan, combined na yung video natin. Okay? So, i-delete muna natin. So, tapos na tayo. So, aside from combine, copy-paste video, when, kapag nagka-copy-paste ka, Ctrl-C and Ctrl-P lang, ay Ctrl-C and Ctrl-B lang yung gagamitin mo once na gusto mong i-copy-paste yung video. Kasi for example, this one, Ctrl, right-click ko lang and then copy or Ctrl-C. Then, lagay ko lang yung cursor dun sa target ko kung gusto kong ilagay yung part na to, na clip dito, or i-duplicate siya, i-Ctrl-B ko lang. So, duplicated na siya. Okay? Okay, then, we can also enhance our video quality. So if you want to upload or if you want to import a video na medyo malabo yung quality ng video ninyo na gagamitin, syempre pwede tayong gumamit ng other software or other tools para ma-enhance yun. Pero sa Filmora, you can directly enhance your video using the software. So gawin mo lang, double click mo to. Yung video na gusto mong i-enhance, meron tayo dito na auto-enhance. And then meron tayong ibang features na pwede mong pagandaan yung quality ng video. So if you click this one, mapansin nyo na-enhance siya, di ba? Tignan nyo yung difference. From this one, na parang malabo, so kapag click mo yung auto-enhance, na-enhance na yung video. So, ulitin ko po, i-double click mo lang yan and then auto-enhance. And then, pipili ka lang kung ilang amount ng enhancement yung gusto mong i-apply dun sa video. Then, click OK. So, ganun yung pag-edit natin ng video. And also, we can add a other files. Like, for example, yung pictures, pwede mong i-add sa video. Like, for ayan. Mapapansin nyo may, ayan, nandyan na yung mukha ko dun sa video. So, mapapansin din ninyo sa ating timeline na meron tayong mga tracks. Okay? So, yung tracks natin, meron tayong video and then audio. So, ito yung magiging reference ninyo, no? Kapag nag-e-edit kayo or naglalagay kayo, nagda-drag and drop kayo ng mga materials ninyo sa timeline, meron tayo dito na nagsisimbolize na ito yung video
and then ito yung audio. So once na nag-add ka ng track dyan or magdadagdag ka, pwede kang mag-add ng video track or audio track, then automatically mag-a-add na siya. So pili ka, pwede ka nang maglagay or mag-drag and drop dun sa mga materials mo from the video materials to timeline. Okay? So tapos na tayo dun sa pag-i-split, pagka-crop, pag-i-edit ng video. May question po ba kayo? Nagawa niyo po ba? Okay. So, parang tahimik po tayo, ha. Mas maganda po siguro i-open natin yung mga participants na naka-join po sa ating StreamYard. Pwede nyo pong i-open yung audio ninyo para alis kahit papano maging interactive. Kung may questions kayo, pwede nating sagutan yan directly. Okay. So, wala pa silang questions. So, okay tayo, no? So, sa pag-i-split and crop combine edit ng video. So, after that, we can also edit our audio, music, or sound clip. Kung kanina, nag-modify tayo ng videos, and then nag-split tayo, nag-combine tayo, and then nag-zoom and out tayo ng mga videos natin, sa audio and music naman, pwede nating i-customize or pwede nating i-edit directly kay Filmora yung mga sounds natin. So, for example, mag-a-add ka ng background music mo. Tingnan natin. Take ko ulit ito. So as you can see, meron ibang sounds na nakalagay kay video. Ngayon gusto kong palitan yung sounds nito and then tanggalin yung sounds, i-edit yung, i-modify yung audio ng video ko. So kay Filmora, pwede mong i-edit yung audio mo by adjust audio. Or right-click mo lang and then adjust audio. And then ito na yung settings ng audio mo. So kung gusto mong i-adjust yung volume niya, patasin mo yung frequency, palakasin mo yung audio ng video mo, pwede mong taisin yung frequency niya by clicking this one and then i-up mo lang siya. Then magiging malakas na yan kumpara dun sa dati. Tignan nyo. Diba? Then aside from that, kung meron kang video na medyo maingay, no? Medyo yung audio mo na maingay siya, may background noise siya. Kay Filmora, you can easily denoise or remove the background noise. So once na clinic mo to, tatanggalin ni Filmora yung background noise na meron sa audio mo. So for example, may maingay na manok, may maingay na aso. So once na ginamit mo yung features na remove background noise, automatically siya na yung magre-remove doon. So mangyayari, once na nag-click ka, pwede kang pumili kung mild lang ba or strong yung magiging modification so doon sa pag-remove ng background noise mo doon sa audio. So pili ka lang doon. Then you can use this one. So tatanggalin niya para at least makita ninyo, no, kung ano yung paano niya tinatanggal yung noise. You can also record. Magre-record ako dito para mapansin ninyo ano yung paano niya i-denoise yung ating audio.
thank you so much. Okay. Ito na yung na-record natin. Then tignan natin kung paano niya i-remove yung background noise. Thank you so much. So mapapansin niyo. Sorry po. So mapapansin niyo may background noise po yung audio, no, yung record natin, ni-record natin. So by clicking this one and then i-denoise natin siya, then pili tayo kung mild or strong yung modification niya. Then once na-clinic mo yan, linay natin siya. Thank you so much. Natanggal yung maingay, no? Then kapag in strong pa natin yan, thank you so much, wala na. So from this one na maingay, and then tinanggal natin yung noise, thank you so much, nawala yung maingay na sounds na meron sa background ng audio ko. Okay? So kung si video, pwede nating i-split or pwede nating pwede tayong mag-duplicate or mag-copy-paste, ganun din kay audio. So once na naglagay ka ng audio sa video mo, drag and drop po lang, and then you can modify naman kung ano yung settings or ano yung gusto mong modification dun sa audio. And then, kung meron naman, kung gusto mo naman na palitan yung background ng video mo, like for example, ito. So may sound siya, no? So ngayon gusto kong tanggalin yung sounds na to and then palitan ko ng ibang audio. So pwede mong gawin, you can unmute or you can mute your video by using this one. So gagawin mo lang, bababawalan mo lang yung frequency hanggang zero na siya. So wala nang audio yan. Siyempre, pero hindi pa rin naalis yung sounds natin o meron pa rin audio yan, nakamute lang siya. So gawin natin para at least matanggal na talaga yung sounds dito sa video na to. You can right click this one and then detach the audio. So once na-detach mo yung audio, wala nang sound yung video natin. And then, saan ba napunta yung sound? Nasa media file na siya ng audio. So, mapapansin nyo, nag-iwalay na sila, no? So, pwede mong i-modify to, pwede mong i-edit kung may gusto kang i-edit na part ng audio, pwede mong i-edit to na hindi naapektuhan yung video. And then, kung gusto mong tanggalin talaga or erase na lang yung audio, just click delete, wala na yung audio natin. Or wala na yung audio ng video. Then, gusto kong maglagay ng other audio na pwedeng ilagay dito sa video na to. I-drag and drop lang natin. Then, ito na yung magiging background ng video natin. So it means napalitan ko na yung audio ng video na ginamit ko. So ganun din, no? If you want to modify your audio, pwede mong gawin yon. And then pwede ka rin mag-split sa ating audio. And aside doon, meron din palang feature si Filmora na kung saan pwede mong ayusin. Or kung for example, yung gusto mong gawin na video is ayusin mo yung boses mo. Pwede rin pong ayusin yon by using audio setting ni Filmora. So gagamitin ko yung re-record ko kanina. Unmute ko muna po to.
Ito yung sounds natin kanina, no? Nag-record ako. Then, gusto ko siyang gamitin. Thank you so much. So, gawin ko, gusto ko na parang iba yung sounds niya. Or, i-double click natin and then pwede nating i-adjust yung pitch ng boses ko. So, once na ginawa mo yon, like for example, binabaan natin yung pitch ng boses ko, ano kaya yung mangyayari? So, napansin nyo, no? So, ganun lang siya. So, kapag binabaan mo yung pitch ng sounds na or yung audio mo na re-record, ito yung magiging output. Thank you so much. Once na tinasan mo naman yan. Thank you so much. So, mag-iiba yung pitch ng boses mo. So, yan yung ginagamit ng mga editor or yung mga vlogger na gustong i-modify naman yung boses nila. Kung pangit yung boses nila, pwede nilang i-adjust or gawing nakakatuwa yung boses nila para at least hindi masamang pakinggan. Okay? So, meron tayo dito yung trim audio, detach, mute, adjust, which is ginamit na natin kanina, and then adjust the audio volume. And then meron tayong paid in and paid out pala. So kay Filmora, once na gumagawa ka ng video, syempre parang gagandahin mo muna yung introduction. Or gusto mo, once na natapos na yung video mo, kailangan magpipaid out yung background ng music mo. So meron tayo dito. Meron tayo dito na paid in and paid out. So kapag ginamit mo yung paid in and paid out, gawin mo lang, i-click mo yung cursor nito. Kung mapapansin ninyo yan, no, nagpe-paid in na siya. So it means once na play mo yan, mahina muna sa umpisa and then lalakas siya or babalik siya dun sa tamang frequency ng audio. So once na in-adjust ko yung paid in, napapansin nyo, mahina siya, no? Yan. Tapos biglang lalakas niyan, tataas yung volume. So, ganun. Pwede nating i-modify yung ating audio kung gusto nating i-paid in or yung paid out naman dun sa pinaka last part ng ating audio. So for example, gusto nating i-paid out yung audio natin for the last part. I-paid out lang natin 'yan katulad dun sa paid in kanina, and then once na nagpe-play siya, so bumababa siya. So nagda-down yung volume niya. So ganun yung features na paid in and paid out. So meron din tayo dito equalizer, which is ito ginagamit natin usually kapag gusto nating i-adjust yung music natin. For example, pwede kang pumili or meron ng mga selection si Filmora kung ano yung gusto mong equalizer settings dun sa music mo. Like for example, this one. Meron tayo dito classic, dance, low bass, sparkle, and then pop. So pag pumili ka dyan, magmo-modify yung ating frequency ng sound. So mapapansin nyo pag low bass, yan yung mangyayari. Pag dance naman, mas mataas yung frequency niya.
And then pwede ka rin mag-customize. So kung gusto mong i-adjust lahat yan, mataas lahat, para dun sa prepare mo na setting ng sounds, then okay mo lang. Sakit sa tenga, di ba? Sobrang taas na kasi. So, tinaasan ko lahat yan. So, ganun yung pag-modify natin, no, ng ating equalizer pagdating sa ating mga audio. Okay? So before we proceed for the next topic, may question pa kayo regarding sa ating audio? Wala naman, sir. Malinaw okay. Po. Thank you so much. So tapos na tayo sa ating video, clip, and then audio, balik naman tayo dun sa images. So, paano tayo magmo-modify or paano tayo mag-edit ng mga images natin using Filmora? So, same din sa video and also audio, drag and drop din tayo. So, for example, so for example, mag-a-add ako ng image dito sa aking video or gusto kong mag-add ng image sa storyboard ko. So gawin ko lang, i-drag and drop ko yung image. So nandyan na yung image ko or nandyan na yung picture sa taas ng video. So mapapansin ninyo, ito yung video and then ito yung image. So kapag binaba mo yan, nawawala kasi nasa baba siya ng background. So, mapapansin ninyo, pag inalis mo yan, nandun yung picture ko or nandun yung image. Kasi yung pag-track na or yung sequence ng track natin, dapat sinusunod natin. So, for example, gusto mong nasa taas to ng video, itaas mo lang siya dun sa gusto mong position ng image or video mo. Balik natin kanina. Then, pwede ko siyang i-modify. Katulad ng video, pwede mo yung i-resize by using the preview or else naman, kung gusto mong bigyan ng effects or transition or motion yung image mo, pwede mong gawin kay Filmora yan. So kanina sabi nga dito, pwede mong i-change yung duration ng image. Kung gusto mong yung image mo hanggang dito siya matapos, ayan, meron tayong end time and then duration. So it means yung duration ng image mo hanggang 1 minute and 4 seconds. So ikaw yung pipili kung ano yung gusto mong modification. Then kung gusto mong mag-apply ng motion effects sa image mo, gawin mo lang, i-double click mo to, and then meron tayo ditong animation na kung saan pwede kang mag-animate ng mga image mo. So for example, gusto mo ng magandang transition sa image mo, click ka lang dito ng mga selection. So once na click mo yan, so mapapansin nyo pag play mo yan, ayun. So lalabas yung image mo. So kung gusto mong mag-add ng mga image o kaya naman mga GIF na may effects, pwede mo yung ilagay sa video mo. And then pwede mong i-modify or i-edit at bigyan ng animation. Then pwede ka rin mag-adjust ng image, which is kung kanina pwede kang mag-crop and then pwede kang mag-resize ng image mo,
ganun din kay ng video mo, sorry, ganun din sa image. So gagawin mo lang, i-right click mo yung mismong image and then i-crop mo kung gusto mong i-crop. Kung ito na lang yung gusto mong itira. So ganun lang siya. So pwede mong i-modify yung size ng image mo. Then next topic po is how to add text and titles to videos. So ngayon, ito na yung pinaka magandang gawin. Kasi usually when we create a learning materials or when we edit a video, syempre kailangan yung mga text natin detalyado, di ba? So syempre, gagawa tayo ng... actual video. So ngayon, papalitan ko yung text natin kanina. Ito yung text na meron sa video, di ba? So ngayon, gusto kong mag-change or gusto kong mag-add ng text or introduction dun sa video ko. Tanggalin lang natin yung part na may film. Ayun. So hanggang dito. Okay. Then pwede nating i-split to and then tanggalin nga yung kanina na text na merong a film by GLED. So pwede nating tanggalin yun and then add tayo ng bagong text. So once na gusto nating mag-add ng bagong text, punta lang tayo dito sa title. Then dito sa titles, meron tayo dito na selection. So, pwede kang pumili kung anong text ang gusto mong ilagay sa video mo or image mo. So, meron tayo ditong openers, which is ito yung mga introduction, no? Ito yung mga pang-beginners ng video natin. So, for example, gusto kong mag-add ng opener sa video natin. Pili lang kayo dito. And then, pwede din kayong mag-customize, no, ng ating mga text. So once na nakapili na kayo, for example, pipili tayo ng isa. Ang maganda kaya. Ito. Okay. So mapapansin ninyo, ito yung pinaka-title mo. And then pwede mong i-adjust yan. And then yung duration ng text mo. So ito yung title ng text mo. You can easily modify this by clicking this one. So once na-click mo yan, may lalabas dito na ito yung content ng text mo. Pwede mong i-edit yan. Example, i-edit natin ng So, pwede nating i-edit to. Okay. And kung mapapansin nyo, ito na yung pinaka-introduction natin. So, may nilagay na tayo na
beginner tech sa video natin, which is pwede kayong, pwede nyo rin gawin yon, or else kung pwede ninyong i-customize or gumawa kayo ng sarili ninyong introduction. So for example, kung gagawa kayo ng or maglalagay kayo ng text or subtitles naman sa video ninyo, may mga subtitles tayo dito na pwedeng pagpilian. And then credits or ano pang titles yan na pwede nating isama or ilagay dito sa video natin. So for example, maglalagay ka ng subtitle. Pili ka lang ng part kung saan mo gustong ilagay yung text. Then, pili ka dito. So ito, for example, yung subtitle 2, gusto ko siyang ilagay dito sa part ng video na to. Gawin ko lang, drag and drop, and then ito na yung text. And then kung gusto kong i-edit to, just simply edit this one. And then kung ano yung gusto mong ilagay. Then, eto na yung text mo na nilagay. So, ganun yung paglalagay naman ng text natin. Ngayon, kung gusto natin bigyan ng effects yung text natin, syempre, napaka, kapag ganyan lang, parang medyo hindi magandang tignan, no? Dapat may effects yung text natin. So, gawin natin, double click natin yung text, like for example, this one. Once na dinouble click natin yan, meron animation dito. So kapag clinic mo yung animation, pipili ka kung anong gusto mong style na animation yung ilalagay mo sa text mo. So for example, gusto mo ng ganitong style. Double click mo lang siya, makikita mo yung modification. Ayun, 'di ba? Kaya kung halimbawa gagawa kayo ng pang-karaoke, or gagawa kayo ng parang may subtitle yung videos ninyo, pwede ninyong i-modify yung style niya na parang pang karaoke. Ayan. So, kung napapansin nyo, pili lang kayo dito ng animation na prepare ninyo. Okay? So, ito yung gusto kong ilagay sa text ko. Possible yun. And once na-click mo yan, ayun, may style na yung text natin. Then, you can also save customized text effects. So, for example, naglagay ka ng mga text dito or naglagay ka ng mga text sa videos mo and then gusto mo ganun na lahat or yun yung prepare mo na text na ilalagay sa lahat ng mga working project mo. So, pwede kang mag-add ng text natin or pwede mong i-save to. Save as custom. Okay. Then, lagyan mo lang kung anong sample or anong text, anong name ang lalagay mo. So, once na okay na napapansin ninyo, dito sa pinaka main interface ng mga text or titles, nandun na yung EJ. So, once na clinic mo yan, pwede mong gamitin ulit. And then, modify ka na lang. Or tanggalin mo, i-edit mo na lang yung text. Okay? So, kung halimbawa, malaki or lahat ng video mo ay may text. So, add ka lang ng text and then pwede mong i-combine naman yan. Ayan. So, it means once na nag-play yung isang text na nasa video mo, pwede mo ring pwede ka rin maglagay ng sunod-sunod na text. Okay? Then tapos na tayo sa text. Nakita nyo naman na may effects, no? Yung text natin, pwede nating ayusin 'yon by your creativity kung ano yung mas magandang text para sa iyo or ano yung mas prepare mo.
pwede mo lamang ayusin yan. Ito yung mga text natin. Custom, openers, titles. So, select lang kayo, drag and drop, and then modify. Ayan. Pag nag-drag and drop ka, and then modify mo lang yan kung anong anong style yung gusto mo or anong text ang ilalagay mo. Then, yun. Okay na. May text na yung video mo. Okay. Edit na muna natin. Then, how to delete customized filters and overlays. Ang kagandahan kay Filmora, no, aside from the easy na siyang gamitin, and then meron siyang ibang effects na pwede mong i-add sa video mo, pwede kang magdagdag ng iba't ibang filters or overlays. Paano ba yun? So, for example, we have effects dito or elements. So, yung effects natin, ito yung pwede kang mag-add or pwede mong i-modify yung video mo by choosing or by adding a effects. So, for example, meron akong video dito. And then, gusto kong mag-add ng effects na parang meron siyang glitch or strong glitch. No? So, gawin ko lang, enter ko lang to and then nilagay ko dito sa actual video. So na it means na apply na yung effect. So once na pre-name mo yan, yun, no? Nandun na yung effects natin. So it means na nalagay na yung gusto nating ilagay doon. So kung gusto mo naman na pilitin yung effects mo, just right click this one and then i-delete nyo yung effects mo. Ayan, meron tayong delete effect dito. And then kapag dinelete mo yan, pwede kang mag-add ulit. Yan. Maraming effects si Filmora. And then aside doon, pwede ka rin mag-download directly doon sa kanilang site kung ano yung gustong effects na ilagay mo sa video or image man yan. So inuulit ko, yung effects natin, pwede nating ilagay yan sa video and also sa image. Okay? So for example, ito, gusto ko yung nagsashake. Pwedeng ilagay natin to. So once na pre-name mo yan, nagsishake siya. Mapapansin mo lang yan kapag nilagay mo sa photo eh. Ayan. Kung maglalagay ng photo dito, pwede ko rin. Ito, picture file to, no? So kung gusto ko siyang bigyan ng effects na nagsishake, ilagay ko lang to dito. And then once na pre-name mo yan, ayan, mapapansin nyo, nag-take effect na yung effect na binigay ko or linagay ko dun sa image natin. So, ganun lang yung pag-a-add natin ng filters. Meron tayong 285 filters na pwedeng pagpilian ngayon kay Filmora. Kaya kung may installer kayo dyan, gawin nyo lang, pili lang kayo ng magandang effects. Tignan nyo. May effect. Oh, ayan. Just drag and drop lang. And then, mag-a-apply na yung effects na gusto mong ilagay. Okay. So, tapos na tayo sa effects. Kapag gusto nyo mag-add ng effects and overlay, ganun lang yung procedure na gagawin natin. So ngayon, paano naman tayo mag-a-apply or mag-a-add ng elements, transition, and sound effects? So kanina, sabi ko nga, nag-modify tayo ng sounds. Pwede naman nating palitan yung background ng video natin at palitan yung sounds nun. And then, dito naman, si Filmora, meron din siyang transitions. Kung mapapansin ninyo kay PowerPoint presentation, may transitions din siya, di ba? Once na nagpalit ka ng slide, automatic mapapansin mo yung transition. Ganon din yung kay Filmora. So, for example, gusto mong maglagay ng transition dun sa mga video clip mo, pwede mong gawin yon kay Filmora. So, for example, this one. I-split ko yan. And then, may dalawang clip na ako. And then, split ko dito sa part na
magche-change siya ng image. Ayan, so naka-split. So ito yung mga part, no? Ito yung nasa part ng dagat. And then ito naman yung nasa island na. So gawin ko, gusto kong bigyan ng transition 'yan. Then once na gusto mong bigyan ng transition 'yan, meron tayong transition dito na kung saan pipili ka lang ng gusto mong transition. So for example, add ako ng transition dito. Pili tayo lang, pipili ka lang. Then i-modify natin 'to, ilagay natin diyan dito. Then ito yung transition natin kung mapapansin niyo, no? So pag clinic mo 'yan or rename mo 'yan, ayun. May transition na siya. So pili ka lang ng mga transitions mo na gusto mong ilagay or i-apply sa video mo, pwede mong gawin 'yon. Pwede mo ring i-click dito and then delete yung transition mo kung gusto mong magpalit ng transition, then subukan natin 'to. Diba? Marami kang pwedeng gawin or pagpilian na transition kay Filmora. And aside doon, pwede ka rin mag-download online ng mga transition na meron sila. Pansin ninyo, nag-take effect na yung mga transition na nilagay ko. So for example, ulit. Si-change ako, ika-cut ko to. Then, from this one. Okay. From this one, add tayo ng transition natin. Then, once na-clinic mo yan, mag-take effect na yung transition na nilagay mo. So, ganun po, no, yung ating transition. So, once na gusto mong bigyan ng transition yung mga video clip mo or pili ka lang ng transition na maganda para sa'yo. Okay? Then, nakapag-add na tayo ng transitions, how about elements naman? So si Filmora, meron siyang elements na pwede nating parang pang-abubot sa mga videos natin, no? So for example, gusto natin bigyan ng elements yung video natin or bigyan natin ng parang meron siya na pwedeng i-add sa video. So for example, this one. Ito yung mga selection mo na pwedeng ilagay kay sa video mo. So mapapansin nyo marami yan, no? Meron tayo dito na category which is love, journey, kung ano man yung gusto mong elements na pwede mong i-include sa video mo, pili ka lang dyan. Then once na nakapili ka na, katulad ng ginawa ko kanina, nag-add na ako, ito yung elements na to. So pag in-add mo yan, ayan. Ito na yung elements. So, ito pwede mo rin i-modify yan, i-resize to. So, once na nag-resize ka, ayan na yung ating effects or ito na yung actual elements na nilagay mo sa isang video. Okay? Pwede kang maglagay ng multiple elements. Ayan. Then, i-resize mo lang or pili ka ulit. Then, drag and drop mo lang yan. So, may tatlong elements ka na pwedeng gamitin. Ayan. So, ganun, no? So, kung gusto nyo mag-add ng elements,
you can easily add by selecting elements na gusto ninyong ilagay sa video. Okay. Then mag-proceed na tayo for our next discussion, yung advanced editing using Filmora. So before we proceed for this discussion, gusto ko munang alamin kung may questions kayo regarding dun sa mga diniscuss ko. May questions po ba yung mga participants natin? Wala naman po. Okay, thank you. Okay, salamat. So, gumagawa rin po ba kayo? Or nag-actual editing din kayo habang nagdi-discuss? Para at least kahit papano, di ba, ma-explore ninyo kung papano gamitin yung Filmora natin. Opo, sir. Opo, sir. May nagawa naman po kami, sir. Okay, thank you. So, let's proceed for the advanced editing in Filmora. So, kung meron tayong mga basics, yung diniscuss ko kanina is basics lamang. So, yun yung mga usually na ginagamit natin for us to create or edit a video. So, ngayon, merong advanced editing si Filmora kung saan pwede mong magamit para mapaganda yung video mo. So, meron tayo ditong pan and zoom effects. So, kanina, pwede kang mag-zoom or pwede mong i-zoom yung video mo or yung image mo by using crop. But ito, meron tayong tinatawag na pan and zoom effect kung saan ginagamit to usually. For example, kung gumagawa ka ng mga documentation or gumagawa ka ng mga video ng pangkasal or pang-birthday, and then ito yung mga effects na parang izo-zoom niya dun sa target mo. So, merong ganitong effect si Filmora or picture na pwede mong magamit para maayos mo or ma-emphasize mo yung gusto mong target dun sa video. So, gawin natin. So, by clicking this video, gusto kong i-zoom dun sa pinaka dulong isla. So, gawin ko lang. I-right-click ko lang to, and then meron tayong crop and zoom dito. Or pwede rin nating i-enter yung Alt plus C. Then, pag-click mo yan, ito yung lalabas. And then, dito meron tayong pan and zoom. So, ito yung mapi-play mo pag once na gusto mo siyang i-zoom, di ba? So ngayon, gusto ko siyang i-zoom talaga papunta dito. Ayan. So ito yung starting. So mapapansin nyo, may border tayo, di ba? So ito yung starting, and then yung end natin, ilagay natin siya dito sa ulap. Ayan. So, ang mangyayari niyan, from the start, dito siya mag-i-start, and then pupunta siya dito sa ulap na to pag nag-play mo siya. So, pwede natin i-preview. Ayan. So, once na in-apply mo yan, i-okay mo lang. Then, pag-play mo siya, ito yung starting, and then mag-zoom siya automatically. Okay. So napansin ninyo, no, nag-zoom siya. So kung halimbawa gagawa kayo ng documentation or gagawa kayo ng video na yung clip ninyo is parang pang wedding or something, 'di ba? Usually may mga makikita tayo sa mga kasal na i-zoom in yung mag-asawa, and then gagawa sila ng effect na from this one lilipat yung angle. Mag-zoom siya dito. So, pwede mong gawin yon kay Filmora. So, kung may ganun video kayo, and then gusto mong i-focus yung target mo dun sa video, pwede mong gawin by using pan and zoom.
Okay? Then aside dun sa pan and zoom, pwede rin natin yan gawin sa image. So, hindi lang siya sa video, no? So, for example, add ako ng image ko, yun, yung image natin kanina na ginagamit. Then, gusto kong bigyan ng efekto, lalo na naka wala siyang background, no, PNG file pala to. Pero pwede natin yan i-modify by using pan and zoom. Double, i-right click lang natin. And then, yung crop and zoom. Then, once na gusto mo siyang i-modify, yan, pili ka lang ng starting point mo. So, for example, let dyan mag-i-start and dito mag-i-end yung zoom ko. Okay? So, dito sa... Okay. So, ito yung starting, ito yung end. So, tignan natin yung magiging output. Okay lang natin yan. And then, diba? So, nag-effect siya. So, nag-zoom talaga siya. So, kung gusto mong gawin yon sa mga object mo, like for example, sa image, pwede mo rin gawin yon. Ang maganda kasi dito, like naglagay ka ng object mo or image mo and then pinatong mo sa video, pwede mong i-resize and then i-zoom. Like for example, yan. Kanina, nag-zoom talaga siya. Okay? So, tapos na tayo dun sa pan and zoom. Meron naman tayo dito, how to play video in reverse. Most of us, may nakikita tayo ng mga video sa internet na parang nagtataka tayo bakit ganun, di ba? Ngayon pala, rinereverse lang nila. So, kay Filmora, meron siyang pictures na kung saan pwede in one click, pwede mong i-reverse yung video mo. So, hindi mo na kailangan pang i-modify or gawin siyang baliktad kasi in one click lang, ma-reverse mo yung gusto mong i-reverse na video. So, sample. Para at least makita natin kung paano siya na-reverse. Meron tayo sample videos dito. Ito yung gagamitin ko. Then, pili lang tayo. Ay, maganda. Ay, ito. So, pwede nating i-reverse to. So, ito yung video natin. Kung gusto mong i-reverse tong video na to, i-click mo lang, yan, yung cursor mo dyan. And then, punta tayo dito. Ito yung speed natin. So once na click mo yung speed mo, may lalabas diyan na reverse, no? So meron tayo diyan na pwede mong i-slow yung video mo, pwede mong pabilisin. So gawin natin i-slow pa natin yung video para at least hindi siya masyadong so i-slow yung video, no? So ganyan yung procedure niya. Ngayon gawin natin i-reverse natin yung video na to. So once na reverse mo yan, click lang natin yung yes. Then, reverse na siya. So mapapansin, tanggalin natin yung speed niya para at least mapansin nyo paano siya na reverse. So, yun, no? So, nare-reverse yung video by using or by clicking the reverse features
So, hindi mo na kailangan pang i-manually reverse yung video mo. Pwede mong i-reverse lang yan by using this one. So, yun. Reverse. I-click mo lang and then... So, reverse na yung video mo nun. Okay? Then, aside from the features na meron si Filmora kung saan pwede nating i-reverse si video, meron tayong tinatawag na recording our PC screen. Ito yung pinaka the best kay Filmora eh. Kasi directly kay Filmora, pwede mong i-record yung PC screen mo with audio. Ah. So kung ano yung nilalabas na audio ng screen mo, i-record yan din ni Filmora. So kanina napansin nyo nakapag-record ako ng audio ko by using record audio. So kay Filmora, pwede mong i-record yung PC mo and also the audio and also the sound of your screen. So for example, gusto kong mag-record ng video ko. Ito kasi yung pinaka-importante, no? Pagdating dun sa mga classes or pagdating sa mga meeting natin. Kasi once na nag-record ka by using Gmeet or Zoom, kasi dahil internet connectivity yung ginagamit mo doon, minsan hindi natin matansya or hindi natin kapag re-record natin, hindi maganda yung kinakalabasan ng video, di ba? Parang minsan pag mahina yung internet mo, hindi mo rin makukuha yung full discussion or yung pag-record ng video. So yun yung mga usualing problem pag gumagamit tayo ng ibang platform like Google and Zoom. Pero kay Filmora, kung gusto mong i-record lang yung video mo or i-record lang yung screen mo, punta ka lang kay File. And then meron tayo dito Record Media. So pwede kang pumili, pwede kang mag-record ng webcam mo. So, i-re-record niya lang yung webcam mo kung meron kang webcam. Pwede ka mag-record ng PC screen nga. And then, pwede ka mag-record ng voiceover. So, kanina, nag-record ako ng voiceover ko directly kay Filmora. Napansin ninyo kanina na nag-record ako and then automatic. Pagkatapos kong mag-record, pumunta na siya dun sa media library natin. Ganun din kay PC screen. Once na nag-record tayo or re-record natin yung buong PC natin, check lang, wait lang natin, lumabas yung screen. So, yan. Mapapansin ninyo, ito yung pinaka-interface ng screen recorder natin. So, may choices ka kung gusto mong i-modify kung saan lang siya magre-record. So, kung gusto mong full screen, i-re-record niya lahat to, including this one. So, yan. So, lahat ng... Kung anong makikita mo sa screen mo, as is mo, makikita sa recording mo. So kung gusto mong i-record yung window lang, example, nag-custom ka, mag-target ka ng window. Record tayo. Then, gusto kong i-record yung... So, kung mapapansin ninyo, may reference na binibigay si Filmora. So, it means, pag yung selection mo is full screen, ito yung nare-record sa PC mo or sa screen mo. And then, pwede mo rin yan i-modify. So, alimbawa, gusto ko lang i-record sa screen ko itong part na to. Ayan. Ayan lang part na yung gusto kong i-record screen ko. So, pwede mong ayusin or galawin yan, no? Ayan, ito lang. So, pwede mong gawin yon. So, it means, ito yung customized recording. Then, punta ako sa YouTube. Okay. Play tayo ng isang video dito.
Then i-record natin 'to. So gusto ko yung gusto kong i-record is yung target window lang. So it means pag target window, i-record niya lang etong nasa border ng red. Kung pwede mong i-record din to, yung buo, or pwedeng ito lang na window. So pag sinelect ko yan, ito lang niya, itong part na to, ito lang yan yung kukunin niya at i-record niya. So pag re-record ko siya, then play ko yung video. Alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? So ito yung recording number kung ano yung nare-record, no? Then pwede mong i-hide dyan. Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito. Kaya... Then kung gusto mo nang i-stop yung recording mo, you can select this one, quick recorder. Then pag nag-quit na, quit na yan, punta ka sa Filmora software mo. Ito na yung na-record. So, tignan natin yung recording natin, no? So, napansin nyo, nag-record ako. And then, automatic nang mapupunta sa media library. And then, pwede mo na yung i-edit kung gusto mong i-edit. So, pag linagay ko yan, dito, ito na yung video. So, ito yung recording number kung ano yung na-record, no? Then pwede mong i-hide dyan. Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito. So napansin ninyo, no, na-record niya lahat, including my voice record, and also the sound of the screen, which is may sound nga to. So kung halimbawa gusto nyong i-record yung meetings ninyo or i-record yung screen ng PC ninyo, pwede nyong gawin yon. Kaya maganda ito na pang-record, lalo na sa mga meetings, especially sa mga teachers, no, na nagre-record ng mga presentation nila or discussion nila, na kapag ginamit mo kasi yung platform sa internet like yung sa Google, Gmeet or Zoom, minsan talaga malabo eh. Hindi mo talaga totally makukuha kung ano yung pinag-usapan or ano yung full content ng meeting ninyo. But this one, by using recording directly to your PC or to your devices, mare-record mo na, no? Mare-record mo na kung ano man yung lumalabas na sound sa screen mo or ano man yung audio na meron ka dyan sa screen mo, automatically mare-record mo yan kay Filmora. And then makakapag-modify ko pa kung anong screen or ganito lang yung gusto mong i-record, pwede mo rin yung gawin. Okay? So, malinaw po, no, yung pag-record natin, file lang, and then punta tayo sa record media, and then record from web, record PC screen, or record voice over. Okay, so tapos na tayo for the recording PC screen. Punta naman tayo to how to apply picture-in-picture PIP. Actually, this one is very important din, no? Kasi in our new normal, more on visual na tayo, di ba? Visual learnings na tayo. So, lalo na kung halimbawa magpe-present kayo, and then gusto ninyong mag-discuss, and then while discussing, lumalabas yung presentation nyo, tapos nagdi-discuss ka rin at the same time. So, simultaneously, pwede mong i-play yung dalawang video na magkasabay na makikita mo sa screen. So, ganun yung purpose ng picture and picture. So, for example, dito. Itong part na to, pwede kang maglagay ng other videos. No? So, ilagay natin yung re-record natin kanina. Then adjust lang natin yung sound para at least wala siyang sound.
Then pwede nating i-resize 'to. Ayan. So once na resize natin, ilagay natin siya dito. Ayan. So once na rin na-resize natin, mapapansin ninyo simultaneously nagpe-play yung dalawang 'yan. 'Di ba? So kung kayo ay gagawa ng isang materials, like for example, ilalagay mo yung discussion mo and at the same time magpe-present ka. Pwedeng ito yung magiging presentation mo. Gawa ka lang ng mga presentation mo, pictures man yan, or yung PowerPoint presentation mo, pwede mong ilagay yan directly dito and then ilagay mo yung discussion mo dito. So once na abang nagdi-discuss ka, pwede kang nakikita nila yung presentation mo. So ganun yung purpose ng picture at picture, kasi sa Filmora kapag nag-edit ka, pwede mong simultaneously mapiplay yung dalawa o tatlong video. Pwede ka pang mag-add ng other video nito. So pag nag-add ka, pwede mong ilagay yan. So simultaneous yan na nagpiplay. Okay? So yun. Nagpiplay ito, nagpiplay yan. So pwede kang mag-play ng maraming videos in one screen. Para at least makita ninyo, kasi last time gumawa din ako ng asynchronous learning materials na kung saan nabang nagdi-discuss yung mga population workers namin o yung mga co-employee ko, ay lumalabas yung mukha nila abang nagdi-discuss. And then nandun din yung presentation nila. Ipakita ko sa inyo yung sample. So wait lang ha. So ipapakita ko sa inyo yung sample kung paano yung synchronous or paano yung simultaneously nagpiplay yung video sa isang screen or yung dalawang. So, ito yung mga videos na ginamit ko. Ayan. Ito yung mga actual discussion nila eh. Ngayon, gumawa ako, abang nagdi-discuss sila, meron presentation akong nilagay dun sa video. Or in-edit ko yung video nila na may presentation na abang nagdi-discuss. So, ito yung naging output ko para at least makita ninyo. Sa pagpamilya. So, ito ginawa ko lang. Itong presentation na to, ginawa ko lang using Filmora. So, mapapansin ninyo paano ko siya ginawa. So, meron akong presentation na kung saan PowerPoint presentation to, kinonvert ko lang siya as image. Then, syempre, kung gusto kong i-apply yung video, yung picture in picture nga na sinasabi ko, resize ko lang yung video nila and then dinagay ko dito. Then ito yung pinaka-discussion nila. So once na na-play mo yan, ang tinatawag nilang new family goal. Hindi po kayo pwedeng abang nagsasalita si ma'am or nagsasalita yung nagdi-discuss, lumalabas yung presentation niya. Okay, so this is applicable sa mga teachers na gustong gumawa ng kanilang visual materials and then para at least kahit papano ito yung magiging guide ninyo paano siya gawin. Ay po.
Then balik tayo dun sa discussion. Yun nga, nakapaglagay na tayo ng ating picture and picture. Ganun lang yung pag-modify natin. Then, for the last part of our discussion, may tanong po ba kayo dun sa mga recent na diniscuss ko? Wala naman po, sir. Okay, sige po. Salamat. Okay, so ngayon yung last discussion natin will be called split screen. So kanina sinabi ko nakakapag-play tayo simultaneously ng video sa isang screen. Ito naman, pwede kang gumawa or mag-modify ng videos mo na may actual size na talaga ng screen. So pwede mong i-split yung screen mo into 2, into 4, into 5. So kung ilan yung kailangan mo na screen, pwede mo yung magawa using split screen feature ni Filmora. So dito, meron tayong split screen dito. So pipili ka lang kung anong screen setup yung gusto mo. Merong dito na dalawa na inati lang sa dalawa. Meron dito na dalawa din pero iba yung style niya. So pili ka lang dito ng gusto mong setup. Then pag nakapili ka na, i-drag and drop mo lang yan kung saan mo gustong ilagay. So mapapansin ninyo, wala pang pictures kasi hindi pa tayo naglagay. So sa split screen, pwede tayo maglagay, it's either picture or video. So kung gusto kong ilagay yung video ko or yung image ko dito sa screen na to, possible naman. So gawin ko lang, i-click ko lang yan, and then meron tayo dito na settings. So once na-click mo yung settings, pwede ka nang mag-add ng video or photos dun sa split screen mo. So yung first screen natin, ilagay natin is yung picture ko, for example. Lagay natin siya dito. Kapalit natin. Then yung pangalawa, maglalagay ako ng video, possible yun na lagay. Ayan. Then pag in-okay mo yan, dalawa na yung magiging screen mo. Okay? So pag-play mo siya, nagpa-play actual yung video presentation at the same time nandito yung picture ko or yung image ko. So it means split na sila. Okay? So ganun lang yung pag-split natin. Just click the split screen and then pili lang kayo kung ano yung gusto ninyo setup. Kung gusto ninyo ng 4 screen and then kung 4 yung videos ninyo, ilagay ninyo simultaneously naman yan magpa-play. Okay po? Then after our split screen, pwede nating i-preview yung ating edited video before natin i-export. So before natin i-export yan, syempre kailangan muna nating ma-check kung tama na yung ginawa natin dun sa video natin. So meron tayo dito na preview, pwede mo lang yan i-play from the beginning, ayan. Then magpe-play na siya, no? So lahat ng modification na ginawa mo, makikita mo yan dito sa preview bago natin siya i-export as actual video. Okay? So syempre i-check muna natin kung meron bang meron pa tayong gustong itanggalin or may changes tayo na gustong i-modify dun sa inedit natin. Check muna dito sa preview. So meron tayo dito yung preview, merong render preview eh.
Kasi once na pre-review mo yan, mapapansin nyo ang labo ng resolution. Kasi kapag mabigat na yung files, like for example, nag-add ka ng maraming materials, nag-add ka ng maraming videos and audio mo, and then linagay mo yan, pinagsama-sama mo sa isang storyboard mo. So ngayon, marami na, di ba? Ngayon, ang mangyayari, sobrang dami, magbabago yung resolution ng screen natin. So medyo malabo siya kasi hindi pa siya actual rendered. Okay? So kapag gusto mo siyang i-render muna, parang i-check muna ng mas malinaw, i-click mo lang to and then i-actual render niya. So pag-render, hindi pa yun export, ah. Kumbaga, i-render niya lang yung frame para at least kahit papano yung playback niya maging smooth. So, kasi ito mas mabilis, eh. Unlike sa pag-export, medyo matagal-tagal pa, lalo na kung mabigat yung files na ginamit mo or mas mahaba yung duration ng video mo. So, doon nagbibis yung bigat ng storage ng video mo. Okay? So ngayon, tapos na tayo dun sa pag-preview. Ngayon, punta naman tayo dun sa pag-export ng video natin. So, napakadali lang. Ito, mababasin nyo. Ito yung export natin. I-click nyo lang yan. Then, once na na-click nyo yung export natin, ayan. Ito na yung export setting. So, ito yung magiging name of your output. So, kung ano mang output yan, i-rename mo lang yan. Ito yung rename, no? And then, isi-save natin kung saan folder natin siya isi-save. Okay, pili ka lang ng folder mo kung gusto mong i-save sa desktop. Then, select mo lang dyan. Mapapansin nyo 289 MB kasi medyo mabigat din yung mga files na ginamit ko. Then, meron tayong video format dito. So, sa video format, pwede kang pumili kung ano yung format ng video mo. Pwedeng MP4 yan, pwedeng WMV, AVI. So, medyo critical din dito yung pagpili kasi may mga devices tayo na hindi compatible yung ibang video format. So, for example, baka nag-export ka and then pinili mo MP4 and then linagay mo yan sa TV mo. Bakit hindi siya nagbe-play? Bakit unsupported? So, it means baka hindi compatible yung video format mo dun sa TV mo. So, gawin mo lang, pili ka ng ibang format mo dyan. Meron tayong iba't ibang format. Meron tayong AVI, MOV. So, pili ka dun sa compatible yung device na gamit mo. Pero usually sa MP4, compatible naman lahat, eh. May mga case-to-case basis lang talaga na hindi compatible yung mga ibang video formats sa mga devices. Like for example, sa TV. No? Then, meron dito MP3 hindi ito video, kukunin niya lang yung sound niya. Once na in-export mo to, napakababa, 7.1 MB, di ba? Kasi yung sounds lang niya yung i-export niya, hindi yung actual video. Meron tayong GIF, kung saan pag in-export nito ang laki, kasi nga hindi siya video talaga, hindi din siya image, isa siyang image na kung saan gumagalaw. Yung GIF na dapat konti lang yung duration mo pag ginawa mo to, eh. Like for example, may ginawa akong GIF last time. Sa using Filmora po to, ah. Nung Mother's Day kasi gumawa ako ng GIF sa Filmora. So ito yung GIF na ginawa ko. So image yan na gumagalaw. So, paano siya gawin sa Filmora? Basta, gawin mo lang siya actual video and then i-render or i-export mo siya as GIF. Lalo natin.
So ito yung GIF na ginawa ko. So gumagalaw yan. So it means pictures lang po to, ha. Image yan, GIF image yan. Yung mga sa Messenger, di ba? Pag nag-click ka ng, click mo yung image button sa Messenger, mayroon GIF na lumalabas. So ganun yun, pwede kang gumawa ng GIF kay Filmora. Then balik tayo sa export. Output. Then dito, once na in-export ko yan, automatically ma-export na as MP4 yung video ko. Okay? Then dito sa settings, meron tayong best, better, at saka good. So, may mga resolution tayo dyan. Pag good siya, hindi bababa yung resolution pero medyo magbabago yung modification ng size ng video. So, pag good dyan, mas bababa yung video natin. Okay? Then, pwede nyo rin directly i-export sa mga devices nyo by using your device and then ilagay nyo lang yung USB connector. Yan. So, directly mo siyang isi-save sa device mo. Possible po yun. Lalo na sa iPhone, iPad. Kasi yun yung mga, yung mga medyo mahirap yung compatibility ng phone, lalo na sa iPhone, di ba? Hindi mo minsan matatransfer yung files. Pero ito, kay Filmora, yung features niya nga na hindi ka mahihirapan kasi meron siyang features na direct exporting to your mobile devices. And then, ito yung YouTube. So, if ever na ikayo ay isang vlogger or yung mga aspiring vlogger dyan, once na nakapag-edit na kayo ng video nyo, pwede ninyong direct i-upload kay YouTube. So, no need for you to upload it directly kay YouTube. Dito lang sa Filmora, kung okay na sa'yo, satisfied ka na dun sa video na ginawa mo, ilalagay mo lang yung title ng video, and then yung quality niya, and then yung description niya, and then once na in-export mo, automatic na yan na ma-upload sa YouTube. Which is napakabilis, di ba? Aside dun sa i-export mo siya sa PC mo, and then kailangan mo pa siyang i-upload sa YouTube, eto, in one click, pwede nang direct i-upload sa YouTube account mo. So, export na natin yung video. And then, aside doon, meron palang DVD. Kung may DVD file kayo, na ilagay nyo lang, i-insert nyo lang yung DVD, and then direct na siyang mabiburn. So, it means, no need for you to burn sa ibang software yung video mo. Pag in-export mo siya direct sa DVD or CD, automatic, malalagay na siya doon. Or pwede na siyang ma-play sa mga DVD players natin. Then i-save na natin or i-export na natin yung output natin. Okay. So yun, tignan natin 10 yung tagal ng pag-render. Mapansin nyo medyo matagal siya kasi nasa around 400 MB yung output ng video natin. So kung mas malaki yung video output mo or mas malaki yung project mo, sigurado matagal din yung pag-render or pag-export natin. Natin ma-export.
So medyo matagal, no? Pag na-export na natin yan, lalabas naman siya dun sa gusto nating format. So, hanap ako nung mas mabilis na natin pwedeng i-abort ko to. Medyo matagal siya. Para at least in bigger. Ako dun sa mga files ko. So, wag pula natin kalimutang i-save yung project natin. So, control save lang natin yan. And then, lagay lang natin yung file ng project natin. Kung saan natin siya isi-save. Project. Then, file name niya, kung ano yun. Then, isave lang natin. So, ito, nakasave na yung ating working file. So, ito yung working file natin. So, once na gusto mong i-modify yung working file mo or may gusto kang baguhin dun sa in-edit mo, i-open mo lang ulit yung project. So, meron na siyang working file dito na kung saan ito na yung project mo. Ito yung Filmora file mismo. Open ako ng iba. Ng project. So, nag-open ako ng other project yung mas mabilis i-export, okay? Para at least kahit papano. So, ito yung last time na nag-workshop kami, ito yung ginamit namin na working file. So, export natin ulit to para at least ma-check ninyo kung paano siya magiging, paano siya ma-export. Para mas mabilis. Then export mo lang siya as MP4 video format. So wait po nating ma-export yung sample para ma-check ninyo na lalabas na siya as video output, no? Ngayon, kanina may napansin kayong error, 'di ba? Yung error na 'yon kasi dito sa media library natin, yung mga directory natin kailangan hindi natin tanggalin yung mga actual files natin na meron sa directory. So for example, ito yung mga ginagamit kong working file. Ngayon, kung halimbawa, hindi makita ni Filmora yung file na yon dun sa directory o kung saan folder mo man yun galing, mag-i-error siya.
kailangan mong hanapin ulit yung picture or yung video na yon kung saan napunta or saan folder mo siya nilipat. Kasi may mga tendency tayo na gagawa tayo ng materials, gagawa tayo ng project natin, then i-import natin yung materials. Hindi naman talaga direct na mapupunta kay Filmora yung materials na yon. Gagawin niya lang, kukunin niya lang yung mga directory niya kung saan mo siya files nilagay or folder na nilagay. Okay, may mga questions po pala sa comment natin. Sige po. Sa open forum na lang natin sagutin yung question mo. Pwede po bang babaan mismo resolution po ng video para po madali po i-export? Yes po, pwede po yun. So sagutin ko na yung kaninang nag-comment habang nag-export po yung ating video, no. Sinabi niya kung pwede daw babaan yung resolution nung video output natin para mas mabilis yung pagre-render. Actually nasa sayo po 'yun. Once kasi nag-export tayo kanina, meron settings tayo na clinic. Meron doon yung quality kung best siya or good. So once na nag-click ka doon, automatic bumababa yung amount or yung storage capacity mismo ng video mo. So if ever na gusto mo talaga siyang pababain, pwede mong i-modify yung resolution niya. Ayun, tapos na tayo. Tapos na po yung pag-render ng video. And then ipapain mo lang yung target. So ito na yung na-render na video, no. So yung kaninang nagtanong kung pwedeng babaan yung resolution, pwede po 'yon. So sa export, under the export, meron tayong settings. Ito yung resolution niya or ito yung para mapababa yung size niya. Napansin nyo, 97.1 MB. So, kung halimbawa gusto mo, nasa good pa lang tayo, once na yung quality niya is best, mas tataas yan, no? 166 MB na. And then, kung gusto mo lang talaga ng mas mababa para at least mapababa natin yung pag-render or mas mapabilis natin yung pag-render ng video, pwede nating babayin yung resolution niya. So once na binaba mo yung resolution niya, ayan, nagbaba ako, then in-okay mo yan, bumaba din yung size ng video. So ganun yung pag-render natin, no, yung pag-modify natin in regards dun sa size naman ng video. Kasi once na nag-e-edit kayo ng video, at tinitignan din natin yung mga materials natin. Kasi pag nag-import ka ng materials, kung yung materials mo pa lang is 176 MB na, and then ginamit mo siya in the whole processing of your video, yung 176 na yun, masasama siya dun sa pinaka-total size po ng video mo. Kaya kung gusto mong magbawas ng quality, pwede mong i-modify yun, and then para mapabilis lang yung i-render, pwede naman. Pero suggestion ko sa inyo, once na nag-render kayo, mas maganda yung best quality na.
Kasi even if na matagal siyang i-render, mas maganda naman yung magiging video output ninyo kasi mas mataas yung resolution niya. Okay? Then tignan natin yung na export natin as a video. Ito yung video, no? So it means naging video na siya. Ito na yung project file ko or ito na yung video output ko. So, tapos na akong mag-edit and then ito na yung magiging video output ko. So it means once na na-export na natin, ito na yung video output natin. And then pag pre-properties mo yan, kung ano yung linagay natin or pinili nating video format, yun yung lalabas. Kung MP4 yan, MP4 file po siya. Okay? Then after our pag-export, if you have any questions, may open forum po pala tayo. Pwede na tayo mag-proceed for our open forum para at least kung may question kayo, pwede natin yan sagutin. Thank you po. For the opening forum part, if you have any questions regarding video editing using Filmora, you may now post your question or comment in the comment section. And Sir Ernest will gladly answer all your inquiries and acknowledge your comments. May mga questions po ba kayo about dun sa video editing po na tinakal po ni Sir Ernest? So wala po ba kayong questions or may mga gusto kayong itanong in regards sa ating video editing? Para alis kahit papaano ma-assist ko kayo kung papaano siya gawin or kung may mga confusion kayo or may mga queries kayo in regards dun sa mga discussion natin kanina, please be confident to ask, no? Sir, possible po bang gamitin yung mga Filmora sa tablet na bigay ng DepEd po? Actually po, yung Filmora, meron tayong Filmora Go na madadownload sa Play Store. So kung mapapansin niyo kanina, desktop application yung diniscuss ko sa'yo na mas makakapag-edit ka ng mas maayos or makakagawa ka ng mas parang professional video output eh. Pero meron din tayo na Filmora Go na madadownload sa Play Store. And then kung ano yung magiging, ano yung user interface na nakita natin kanina dun sa desktop application, yun din yung setup dun sa mobile application na meron si Filmora. So pwede mong gamitin yung tablet ninyo kung gusto ninyong i-edit yung mga videos ninyo using your mobile devices. Thank you po. Sir, kung sakaling hindi po pwede sa tablet or Android phone ng students yung Filmora, pwede, meron po ba kayong suggestions na pwede magamit na other video editor ng mga students na walang mga PC? Actually po, may suggestion. Marami ng mobile devices or mga mobile application na pwedeng gamitin ninyo using your mobile devices. Yeah. And then, Filmora Go, siguro yung pinaka-best na masasuggest ko sa inyo. Kasi yung features na pwede nyong makuha sa desktop, may mga features din si Filmora Go doon. And aside doon, meron din other devices, other video editing tools
na pwede yung ma-search sa Google Play Store na free. Kasi yung iba may mga Walter Mart eh. So once na nag-edit kayo ng video, makikita yung Walter Mart na yun hanggat hindi kayo nag-purchase. Pero may meron tayong free, yung Filmora Go Alam ko free yun. Kung sakaling gawin po itong source of income ng mga students, how much po ang charge sa pag-edit ng video? Actually, based yun sa inyo, ma'am. Lalo na kung yung, based on my experience po, no, as a video editor, may mga video, may mga project ako na kung saan yung mga video materials ko ay nabibenta ko ng mas mataas ang presyo kung ano yung gustong reference ng client. Pero kung halimbawa, alam nyo na ito na yung, ito yung price or ito yung price na deserve ninyo para doon sa mga pinidyo ninyo, para doon sa mga inedit ninyong video, nasa sa inyo, no? Yung pricing natin. Saan po pwede mag-apply ng job? Or anong career po ang opportunity po ang maaaring naghihintay ang mga student na marunong mag-edit, mag-video? Okay. Actually, we are in the new normal, no? Kung saan we are more on visual presentation tayo. Then if gusto ninyong i-pursue yung pag-e-edit ng video at talagang nag-enjoy kayo and then creative video editor kayo, marami kayong pwedeng, maraming opportunity na pwede kayong, pwede nyong i-explore or gamitin yung talent ninyo. Like for example, meron tayong Upwork International, which is pwede kang maging video editor as a freelancer. Yung mga client mo, taga-ibang bansa. So once na gusto nilang magpa-edit ng video, pwede kang kumita ng dollars. Thank you po, sir. May questions pa po ba kayo? Huwag po kayong mahiyang magtanong. Actually, ito siguro advice na lang, no, sa mga gustong mag-pursue. This is the beginning of your learning journey. So kung gusto niyo talagang mag-pursue at mag-video, maging video editor someday or professional video editor someday, mag-explore lang kayo by learning. Kasi maraming video editing tools na pwede mong magamit online. By using your mobile devices, pwede kang mag-edit. If ever na wala kayong laptop or wala kayong PC, mag-start kayo sa mobile devices ninyo. Gumamit kayo ng iba't ibang video editing tools na pwedeng ma-enhance yung skills ninyo as a video editor. Kasi hindi lang ito magagamit as a video editor, magagamit nyo rin to as a individual na kung gusto nyong maging, malay natin, di ba? Kayo ay isang vlogger na pala or meron na pala kayong content someday and then gusto ninyong mapaganda yung content ninyo. So kung magaling kayong mag-edit ng video, syempre makakapag-engage kayo ng mga tao na mas gugustuhin nilang panoorin yung mga videos ninyo. Sir, may question pa po si GM Conrad Pertes po. May limit po ba yung video na i-edit? Actually, unlimited. Just in case na gusto mong mag-video or gusto mong mag-edit ng video sa Filmora by using Filmora software, kung full purchase naman yun, unlimited yung pag- create mo ng video doon. Walang limit. And kung mobile device yung gamit ninyo, syempre meron tayong mga watermark, may mga logo yan para at least kahit papano, kailangan din kasi nilang kumita, no, ng ginamit mo yung software nila, so dapat bayaran mo. So kung gusto mong i-explore yun or gusto mo talagang gamitin yun fully, kailangan mo rin mag-invest kahit papano ng pera. Thank you so much po, Sir Ernest.
If there are no more questions, thank you, Sir Ernest, for sharing your knowledge and skills. It was a very interesting application that could help us in our future needs when it's come to video editing and related activities. Now, for the awarding of the Certificate of Appreciation to our guest speaker, let me call on the TVL Club Advisor, Sir Julius Ohona, the TVL Club President, Ms. Julia Rihanna Heron, and Cavite National High School Senior High Assistant Principal No. 2, Ms. Rhea Topacio. May I request to open the camera for photo opportunity? Thank you. Allow me to read the citation of the Republic of the Philippines Department of Education, Region 4A, Division of Cavite City, Cavite National High School Senior High. Certificate of Appreciation is awarded to Mr. Ernest Joshua M. Diaz in grateful acknowledgement of his distinguished and invaluable service rendered as guest speaker. During the workshop of Cavite National High School Senior High with the team Learn for a Cause Project Video Editing Workshop, thereby contributing immeasurably to the prestige and success of the event. Given this 29th day of May, in the year of the Lord 2021, signed by TVL Club President Ms. Julia R. Heron and Assistant Principal 2 Ms. Rhea H. Topacio. And thank you very much, Sir EJ. Thank you po. Maraming salamat po din sa inyo. It's a privilege po to be your speaker for this workshop. And to all students no, na gustong mag-pursue ng kanilang career as a video editor, just explore learning. Actually, maraming mga tools na pwede mong gamitin online. And yung mga resources natin using your internet, marami naman tayong pwedeng gamitin na materials. So maraming salamat po ulit sa inyo. Thank you so much po. Now, for an impression, the president of TVL Club wants to share her experiences and lessons that she have learned on being a president. A warm welcome to the TVL Club president, Ms. Julia Rihanna Heron. Good afternoon, everyone. I'm Julia Heron, the president of TVL Club. I would like to thank Ms. Vilma and Sir Julius for the guidance and for the help and cooperation of TVL Club officers. Thank you so much, especially to our guest speaker, Sir Ernest Joshua Diaz, for sharing and introducing on how to use Filmora Video Editor. Please like and follow their page on Facebook, EJD Information Technology Services. Kagaya nga nasabi ni Sir Ernest kanina, even if you hadn't had much experience in editing videos but you want to make professional looking videos, you can use Filmora to make creative and stunning video. It has a lot of features and effects like filters, overlays, motion graphics, transitions, and many more. And to be honest, gagamitin ko to talaga in the future for my assignments, project, or maybe just for fun because it's really easy to use and it's very convenient. So I really encourage everyone to use Filmora Video Editor. And again, please like and follow their page, EJD Information Technology Services on Facebook. Thank you po sa lahat ng mga nag-register at umattend, and maraming salamat po sa mga nag-donate. I hope na marami po kayong natutunan sa workshop na ito. And stay safe, be healthy, and enjoy your day. Thank you, Miss Julia. Thank you. Last but definitely not the least, here's the subject group head of TBL and Master Teacher 1, Miss Vilma Bautista, to give the closing remarks. Thank you,
tayo. We have reached the end of today's webinar for video editing, but before that, I would like to thank all of the wonderful people behind this successful activity. To all students and the dependable TBL club officers headed by their club advisors, Mr. Hona, the hardworking TBL teachers and ever-supportive TBL class advisors, our dear assistant principal, Ms. Rhea Topacio, and especially to the kind-hearted owner and CEO of AGT IT Services, Mr. Ernest Joshua Diaz, who provided us with the pre-Filmora 10 software and teach us how to use this like professionals. All of you taking time out of your busy personal and professional schedule means a lot to all of the students as well as teachers of Cavite National High School, Senior High School, who participated in this webinar workshop. This kind of activity promotes integration of technology in teaching and learning in a way that enables the students to develop 21st century skills and become Filipino graduate that is globally competitive. And as Filipino learners that aims for global competitiveness, I am grateful that the students also do not forget the depth visions that improving yourself as students, you have also kept in mind the state of our country and welfare of our people. I greatly commend your effort on this workshop, which is part of the Learn for a Cause project of AJT IT Services. Through your support, natuto ka na, nakatulong ka pa. Thank you and God bless us all. Thank you so much, Ms. Vilma. This session has come to an end. We're thanking you for spending your precious time and for staying with us till the last part of the program. Especially, thank you po sa lahat ng nag-donate, CSS-12C, Ma'am Jamie, and class, the TVL teachers. Thank you so much po. Sa mga gusto pa pong mag-donate, andyan po yung Gcash account number po. Don't forget to follow their page po, the EJD IT Services po. Thank you so much, Sir Ernest, TVL Advisor, Ma'am Vilma, and the TVL Club President, and the Assistant Principal. Thank you po.